Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang basic bakery equipments natin kung ikay magbubukas ng bakery or beginner pa lang. Halika, isi-show ko sa inyo kung anong mga equipments ito. Okay? Ano ang mga equipments na dimaki na ang kailangan ng mga beginners para makapagsimula sa bakery? Well, magandang tanong yan. Sa ating equipments, yung dough roller ang pinaka gamit ngayon o noong pa man traditional natin. Dough roller, yung nag-iipit sa masa natin, yun, nakaplas sa ating screen. Yan ang ating karamihan ginagamit sa pandesalan. Pero even manumano, pwede din naman, pero kailangan may teknik. Pag-usapan natin kung anong teknik pa yan pag manumanong gagawin natin. Ngayon, spiral mixer. Yung spiral mixer, meron tayong 1.5 bag ang laman at ang mayroon pa niyang kamay o spiral lang. Pero may kamahalan yan guys, may kamahalan mga kabigger. Hindi mo mabibili yan ng 100,000. Kaya pwede lang magtanong-tanong at mag-abang ka na lang ng surplus na binibenta ng bakery na hindi na pinagpatuloy. Ngayon yung slicer, kailangan mo rin yan pag gumawa ka na ng maloob. Pastry bread, kailangan mo yan. Kasi pag manumano naman, okay ang manumano, kaya lang hindi pantay ang iwa at maraming malaki ang sukat. Ngayon dyan, mas magandang slicer. Nabibili din naman yan yung mga surplus, pwede. Pero pag bago naman, nasa 16 up na yan siya. Ang halaga niya ngayon, stainless. Ayun, tinala natin sa plastic. Okay? Egg beater, kung tawagin natin. Ngayon, kung siyempre, sabi natin magpukisa pa lang tayo, pwede namang bibili ka lang ng mixer na 5 quarts. Ang 5 quarts na mixer ay isang maliit lamang. Pero mas maganda naman siya kaysa KitchenAid. Ang mixer na 5 quarts, naglalaman na siya ng 18 eggs. Buo yun, pwede mo siya gamitin. Then, gusto mo naman, 10 quarts, 15 quarts, hanggang 20 quarts ang pwedeng pangkaraniwan na gamit sa mga bakery. Nakakagawa ka na ng sobrang dami niyan. Pero napakamahal din naman yun. Kaya pwede ka nang alanganin, bumili ka lang muna ng hand mixer. Pwede mo nang gamitin yun, basta medium size, 7 speed to 10 speed ang hand mixer na gagamitin mo. Pwede ka nang gumawa ng video. Kaya mga local lang na gusto mong i-upgrade. Oven. Ang oven ay yun ang pinakamahalaga din sa ating bakery. Ngayon, bibili ka ng oven, gusto mong pandesalan lang, meron siyang 8-3, meron 4-3 ang laman, meron 12-3 pagkaraniwan, dosing plant siya ang laman, pero sa pandesalan, nasa 8-3 lang ang laman para hindi malaking space ang kailangan natin. Ayan, nabibili yan sa mga, may mga brand yung nabibilhan, madali tayo yan, matutulungan ko kayo dyan. Ngayon, kung sakali naman na bibili ka ng mas malaki pang oven, sabi na natin, pumunta ka naman sa mga, sabi na natin, cabinet oven or thick oven kung tawagin natin. 4 na pinto, 3 pinto, or 2 pinto. Yun ang karaniwang oven. Kung gusto mo pa na mas malaki, Ferris wheel oven o rotation na oven, naglalaman siya ng 24 plancha, 36 to 48. Yan ang karaniwan natin sa mga rotation oven. Marami din tayo dyan makukuhanan, mga kabigger. Ngayon,
kung sakali naman na mahirapan kayo sa ganyang mga binabanggit ko dahil mahal, idun ka na muna sa 8 dray pang simula na oven natin. Mag-ingat lang sa paggamit. Estante o escaparate ang tawagin ng karamihan. Escaparate ay close siya na lalagyan natin ang mga i-display natin. May size yan, may 4, may 6, o may 8 ang size niyan. Ibig sabihin sa 8, mas mahaba, mas malaki. Karaniwan, 4 lang ang size niyan. Pwede na sa pagsimula pa lamang. Ngayon, bibili ka pa ng lagayan mo ng mga lulutuin pa lang. So, estante na open. Mas maganda yung aluminum na lang. Mas convenient siya gamitin at hindi siya pinakalawa. Tapos, yung lugar. Yung lugar niya hindi gano'ng malaki dahil napakalaki lang ng paglalagyan natin ng matrate. Malaki lang. Kaya maganda yan. Aluminum na lang magiging yung lumabas na close. Para naman ang tinapay mo, hindi mahanginan para hindi makapalambalab. Okay. Ngayon, mga ka-baker, kung nag-isip kayo na, parang ang tagal naman tutuwi ng masa natin. Putol. Putol ng putol. May solusyon dyan. Gusto mong madalian, bumili ka ng divider. Sabihin sa divider machine, meron siyang circulo na doon mo lang ilagay ang tinimbang mong masa. Nakalagay na rin dyan. Magdi-divide na din kung ilang grams. Sundan mo lang yung kilo mo. Paglagay mo ng masa mo sa ilalim, switch mo lang ang post-button. Nagdi-divide siya ng 36 pieces ang lakas niya. So, hindi ka na mahirapan mo putol. Isang din mo lang, 36 pieces ang labas nun. Nakadivide din siya. Depende sa pagtimbang mo kung ilan ang timbang. Ang gusto mong grams na ilalabas. Yung kagandaan sa divider, napakadali gamitin ito. Maramihan na yung gawa mo. Divider machine, meron din yung ating mga baker supplies. Okay? Ano-ano ang mga brands na mai-recommend mo sa mga equipments na kailanganin ng mga beginner sa pagsisimula? Ang brand, like sa oven, ang may recommend ako ay ang Jackson oven o ang Roger oven. Ang Jackson ay magkatagpuan sa Bagatundo, Manila. Ang Roger oven naman ay nasa Marikina. Search lang natin, makikita agad natin. Ngayon, pati Redo Roller, mayroon din sila. Yung mga equipments natin, basta Roger or Jackson. Sa mixer naman, Spark Mixer. Huwag yung Hubbard, napakamahal ang Hubbard. Mga local mixer lang, mga local igniter. Mula 5 quarts to 20 quarts. Then, slicer. Meron din yan. Albon o Roger. Ang brand. Talagang napakatibay niyan. Subok ko na yung gamitin. Then, ang ano pang gagamaala natin, roller, nasabi ko na. Yun lang ang mga brand na may recommend ako sa inyo. In general. Okay, kung gusto nyong bumili ng mga bagong plancha or ano man ang gusto nyo ng bagong gamit, pumunta lang kayo sa Divisoria, sa kay Sinley Store, o saan man sa Quiapo, marami dyan. Plancha, lahat ng gamit ng bakery equipments, sa Roger Oven o Jackson, mayroon din sila. Lahat ng kailangan mo nandun. Para hindi ka na mag-isip kung saan ka ba bibili, saan ba ako bibili nito. Diretso na kayo doon sa nabanggit ko. Mas nakakatipid pa kayo. Mura sila magbenta. Quality pa ang mga gawa nila. Okay? Sana nakatulong ako. Disclaimer lang po sa nabanggit kong mga bakery equipments. Ito po yung paid advertisement. Ito yung base lamang sa aking personal experience at nagagamit ko din sila. Kaya proven and tested naman po itong mga brand na ito. Kaya po nirecommend na po. Ang magagastos ng nagsisimula pa lang pagdating sa equipment. Okay, magkano? Isa-isa. Ang ating brand yung oven na 4 to 8 layers o 8 na 3 ang laman. Sa ngayon, nakakalaga na siya ng 12,000 amp. Ang 12-3 naman, nag-range na siya ng 16 amp. Depende sa klase or ang gusto mo. Kasi iba-iba namang klase na mas mahal, mas maganda. Dough roller,
magsimula ka lang sa small o kaya medium, huwag ka doon sa pinaka-large kaya mabigat. Nag-range na rin siya ng 20,000 up. Sa panahon ngayon, slicer, 16,000 up. Spiral mixer, nag-range din siya ng 80 to 100K. Depende sa klase. Ang ating mga standex at escaparate, nabili mo na siya ngayon ng 12. Meron din maliit, 8 and 10. Lahat ng yan pwede mo i-costing, basta huwag dire-diretso pagpili. Ika-canvas muna natin ang ating buong gamit sa bakery. Kung gustuin mo, nag-range ka na 300,000 plus, madalas brand nyo. Pero pag wise ka, abang ka ng sorgas na ibibenta sa'yo. Sabi natin may bakery na hindi pinagpatuloy or ayaw na niyan kasi wala siyang baker or tauhan o naipat siya ng pwesto. Abangan mo yan kabaker, sigurado yan. Ibibenta lang yan na 50,000 pataas kasi kailangan na yan. Yun ang abangan mo. Kumpleto na siya at branded pa ang bibili mo. Yan lang ang aking mairekomenda. Maging wise tayo sa pamimili. Okay? Okay, yan lang muna pag-uusapan natin ngayon. Kung mayroon man ka kung na-miss ng mga equipments na gusto niyo pang malaman, mag-comment lang kayo sa comment section natin at huwag na rin kalimutan mag-like, share, subscribe para sa sunod nating video. Thank you mga ka-baker. Happy baking! Let's create something from oven and learn from our baking experience. For more baking tutorial videos, let's stay connected and feel free to reach us out on our different social media platforms.